Dito na naman tayo sa bagong video. Ituturo natin kung paano magkabit ng Q-tip ng mano-mano, yung hindi na kailangan ng machine. Ito yung mga tools na ginagamit namin pagkabit ng tip. Ito ang sample ng tip, isang leather, master tip, at nili tip, isang layered tip. O, mas magandang i-press itong mga ganitong tip, mga leather tip, para mas lalo siyang tumigas. Mas maganda ang patama niya sa bola. Kapag ganitong tip naman, mga layered tip, sample na lang itong nili, layered tip to, kahit hindi na siya i-press, diretso kabit na lang to sa singsing ng tao. Ganito ang paggamit ng Q-tip presser. Itong leather tip, lalagay dito. Yan, iikot-ikot lang to. I-lock siya. Mararamdaman mo yung tumitigas yung pag-ikot. Ibig sabihin, napipress na yung tip sa loob. Kailangan idiin maigi to para madiin masyado yung tip. Yan. Kung wala naman kayong Q-tip presser, pwede nyo naman gamitin yung vice grip. Ganyan ang pag-ipit. Kung yung vice grip mo hindi flat yung dulo, pwede mo gamitan ng ayan, ganyan, coins, para flat yung pag-ipit niya. Iniipit yung mga leather tip ng up to 30 minutes. Liliyain mo siya rito. Yan. Sisikin nyo kung pantay ba yung ferrule para pantay din yung pagkakabit ng tip. Liliya. Dapat ang liya nyo medyo magaspang, para pantay yung tip at kumapit yung pandikit. Mamaya, pagdikit natin. Ferrule, liliyain. Hindi kita ng glue. Yung sa tip, liliyain din to. Yung sa likod. Ganito. Yan, nililiya to para kumapit lalo yung glue. Pati itong perol. Ganyan ang pagliya. No, kapag magkakabit ka ng tip, lalo na kung Ivorine PVC yung singsing ng tako mo, maganda na balutan mo to ng protection o kaya tape. Pwedeng papel tape, masking tape, paper tape. Pero kami ito ginagamit namin, scotch tape lang. O, ganyan lang. Para pag niliya yung tip, hindi magasgasan yung pero makinis pa rin siya, lalo na kung bagong tako yung bili mo, papalitan mo ng tip. Ayan, kapag nabalutan nyo na ng scotch tape or kahit anong tape tong perol para di magasgasan, so puproceed na tayo sa pagdidikit ng tip. So sa pandikit, ito ang ginagamit naming pandikit, itong 88 glue at saka rugby. Yung iba ginagamit 88 glue lang, o kaya yung ibang klaseng pandikit, yung madidikit, yung mga adhesive, yung mga bulldog, yung mga sino, yung marami kasi iba't ibang klaseng basta makapit na pandikit. So ito yung ginagamit namin, tsaka rugby. So ang inuuna namin, rugby muna. Dinidikitan namin tong ilalim at saka tong perol. Ayan. Dikitan tong tape, konting-konti lang. Tapos tong perol. So, wait natin tong matuyo konti ng mga siguro 10 minutes. Ayan po, pagtapos natin rugby ang tong tape at yung singsing po. Tapos didikitan na natin ng adhesive tong kabilaan pa rin, yung tip tsaka yung singsing.
Tapos lalagyan ng clamp para dumiin lalo yung tip. Ang ganyan magiging itsura niyan. Tapos patutuyuin dito ng mga 30 minutes. Ito 30 minutes na po, matigas na tong glue. Pwede na tanggalin tong tip clamp. So ito, syempre may sobra tong tip sa singsing, makikita nyo. Kasi 14mm tong tip, tapos yung ferrule 13mm. Kaya kakayasin natin tong sobra. Ang iba ginagamit pang hasa sa sobra, liya. Nililiya nila yung gilid hanggang sa pumantay. So kami, ang ginagamit namin, cutter. Bago namin liyain para mabilis. Oh, ganyan. Dahan-dahan lang yung pag-cutter para pantay, baka tumulis yung tip. Kung meron naman kayong ganitong pantas, ah, yung tools to, tools rin to pang bawas ng sa tip yung sobra, itong ganito. Pwedeng, kung may ganito kayo, pwedeng ito na yung pangkayos mo sa tip. Papasok yan dyan, dahil naka ano na instruction dyan na bawal tabingi. Dapat diretso kasi baka bumaloktot yung tip. So yan, niikot lang yan, tinatasahan yung tip. Yan, may kita nyo yung tip. Yan, parang tinatasahan lang yung sobra. Kung wala kayong ganitong pantasa, pwede naman yung cutter yung ginawa kanina. O kaya yung liya lang. Ah, pagkatapos si cutter, ayan na, so liliyain na yung mga sobra-sobra para pumantay sa ferrule. Kakapakapain nyo na lang kung pantay na ba sa ferrule, baka sumobra kayo ng liya. O ayan na, liya na. Check nyo kung pantay talaga to. So, yung tip sa sigseng. O, pag pantay na, okay na to. Tapos, siyempre, yung mga layered tip, flat yung ulo. Yung pinakadulo niya. Ngayon, gagawin natin itong pakurba. Yung katulad sa leather. So, pwedeng shaper, yung iba ginagamit, shaper, pangkurba, shape, ginaganito lang yan, pinapaikot-ikot. Hanggang sa bumilog. Ngayon, kung wala ang shaper, pwedeng liya na lang, mano-mano. Liya. Ngayon, yung liya, pa-slot lang gagawin nyo. Ganyan lang. Hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong dilog ng tip. So, ito, tapos na. Nakakurba na siya. So, pwede na itong gamitin. Tanggalin na lang natin yung tip. So, ayan. Tidy na siya. Nilitip. So, iba eh. Sinasabi nila na hindi daw original yung tip. Kapag minsan tumatalsik, hindi lang nila alam yung tamang procedure ng pandikit. O kaya may ginalang yung pandikit na ginamit nila. Kaya tumatalsik. Hindi yun sa original o peke. Dahil yun sa pandikit o kaya sa procedure na pagkakadikit ng tip. So, ayan na.